Okay, magbibigay tayo ng tips sa mga laging nag-overflow. Okay, laging nag-overflow yung ganito. Okay, ito, meron kasing mga carburetor na ano, na talaga maganda yung seal niya. Na kahit hindi masyadong malinis, hindi siya nag-overflow. Meron namang carburetor na todo linis na pag nababad ng mga ilang oras, nag-overflow siya. Okay, ang solusyon nyo lang doon is ganito. Yan, kumbaga fuel cap. Ang mangyayari sa kanya, once na namatay yung makina, okay, nag-auto off. Auto off siya kasi walang vacuum eh. Kumbaga sa relay, pag walang supply, hindi siya nag-on. Kumbaga, pag hindi siya na-switch, hindi siya nag-on. Same din dito sa mga ganitong fuel cap. Ito, itong portion na to, vacuum po siya. Ibig sabihin, once na umandar yung makina, tsaka lang dadalo yung gas. Okay, papuntang carburetor. Kaya ilalagay natin to. Okay, auto off siya. Kahit hindi naman siya nag-overflow talaga ng literal na overflow, in case na mag-overflow siya, meron ganito. Okay, may automatic cut-off. Halimbawa, matumba yung motor. Katulad nito, walang ano siya, wala siyang on and off. Once natumba yung motor ng kunyari nasa parking, hindi mo inaasahan, walang tao, natumba yung motor. Yung automatic yung gas mo, simot 'yan hangga't kayang lumabas ang carburetor. Tutulo at tutulo 'yan. Pero pag may ganito, hindi siya madedrain ng todo. Okay, ito. Kasi magka-cut off yung mismong fuel line natin. Kaya ilalagay natin 'to diyan. Okay, may direction naman 'to pag inilagay. Sa fuel ka, kahit anong design, pwede naman. Kahit anong klase ng motor, pwede. Pwede nyo ilagay. Okay. May direction niya na yan, oh. Okay. Ito, may arrow dito, papunta dito. Ibig sabihin, ito yung galing sa tangke. Ito yung papunta ng carburetor. Yung carburetor natin dito papunta. Tapos ito naman, vacuum. Nakakabit yan sa manifold. Yan. Okay. Malaking tulong din to para hindi kayo maubusan ng ano, ng gas. Okay. Tsaka kung sakali may mag-trip sa inyo na may mag-trip na buksan yung ano nyo, yung carburetor nyo, pihitin o ikat yung gas nyo. Ito, di pa, bahala kayo kung saan nyo ilalagay ito. Pwede nyo itago dito. Pwede nyo ilagay dito. Bahala po kayo kung saan nyo gusto ilagay. Okay. Safety na rin to. Kaya maglalagay tayo nito. Okay, bago natin install, pakita ko lang sa inyo kung ano na nangyari. Ito, nakakabit to sa vacuum o sa manifold natin. Pag umandar yung makina, nagva-vacuum siya. Bigyan ko example, ito higupin natin. Tapos tignan nyo yung outlet. Ito kasi may gas na eh. Pero pagdating dito, naka-off siya. Okay? Ito, wala pa. O, higupin natin. Okay? Ganun yung nangyari sa kanya. Itong vacuum naman, ikakabit natin dun sa manifold. Okay? Sa vacuum manifold, lusot lang natin to. Hanapan natin ng paglalagyan. Okay, puntang manifold dyan. Okay. Dito natin sinilagay. Okay. Ayun. Check natin. Check natin kung papasok na yung mismong gas dito. Ni susi. Okay, makikita nyo. Ayan. Okay. Pag umaandar, hindi siya pump ha, yung mga ganito kasi nagsabing pump, hindi siya pump. Cut off valve siya, na once na walang vacuum, mag auto off yung gas. Yan, yun yung trabaho niya talaga. Okay, okay na yung kinabit natin. Sarado na natin. Meron pa yung mga tanong o suggestion? Sasagutin natin yan sa mga susunod na video. Huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe!